Gusto mo bang ikaw lang ang bukod tangi niyang mamahalin? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Sa araw na ito, isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gustong mag-try. At pwede itong gawin sa babae at babae at lalaki at lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. At ayun, sa materialis naman na ang ating kakailanganin is kailangan lamang natin dito ay sobrang napakadali at napakasimple lamang. Kailangan lamang natin dito ng isang papel. So, kailangan lamang natin dito ng maliit lamang na papel. At kailangan din natin dito ng isang dahon ng laurel. Pwede kang gumamit ng fresh. Pwede ka rin gumamit ng dry leaves. So, ayun, kailangan din natin dito ng panulat. So, sa panulat naman, pwede kang gumamit ng kahit anong kulay na panulat. At pwede ka rin gumamit ng color pen, pencil pen, ball pen, lapis. Ang importante po, ito ay makapagsulat. So, ngayon, kapag ready na ang mga materials na ito, ay pwedeng-pwede mo na itong umpisahan ang paggawa ng ritual. So, kailangan lamang natin dito is ang iyong sarili. So, paano nga ba natin kailangan ng ating sarili? So, ang kailangan natin dito sa ating sarili is kailangan po ang iyong tiwala sa iyong dapat gawin na ritual. Tiwala, paniniwala po ang ating kakailanganin dito. So, kailangan na wala kang pagdududa sa ritual na iyong gagawin upang mapagana mo ito. Dahil kapag may duda ka sa ritual na inyong gagawin, ito ay nakakasagabal sa inyong ginawa. Ito ay dahilan bakit hindi tumalab ang inyong ginawang ritual. So, kung gusto ninyong tumalab, kailangan dito ang inyong tiwala at paniniwala. At wala kang kahit nakatiting na pagdududa na inyong nasa isip. So, ayun, kapag ready na ang mga bagay na dapat ninyong gamitin sa paggawa nitong ritual, ang pwede mo na rin itong umpisahan kung ikaw din ay ready na. Yung tipong wala kang mga iniisip na problema, walang gumugulo sa iyong isipan para makapag-focus ka. Dahil kailangan din natin dito na mag-focus habang gagawin natin ito. At gawin mo ito na mag-isa, gawin mo ito, walang makaka-isturbo sa inyo, pwede kang pumunta sa loob ng inyong kwarto upang walang makaka-isturbo sa inyo. So, ayun, kapag ready ka na, ay umpisahan mo na. So, ang gagawin mo lamang dito is, sa papel, ito ay isulat mo lamang yung pangalan at apelyido ni target ng isang bisis lamang. So, isulat mo dito ang pangalan ni target ng isang bisis at pagkatapos mong isulat yung pangalan ni target is ikulong mo siya sa tatlong heart. Kumbaga, ikulong mo siya, maglagay ka ng heart, mag-drawing ka ng heart ng tatlong ulit. So, ayun, kung nakikita ninyo, is tatlong ulit heart na isulat ninyo. So, ayun po, ay tatlong heart. So, kumbaga, nasa gitna or nasa loob ng heart ang kanyang pangalan. So, isang bisis mo lamang isulat yung pangalan niya at apelyado at mag-drawing ka ng heart ng tatlong bisis na nasa loob ng heart yung pangalan ni target at apelyedo. So, ngayon kapag naisulat mo na ito, ang kanyang pangalan at apelyedo at yung tatlong heart, so, ayun, ang gagawin mo lamang is yung dahon ng laurel ay sulatan mo din ito ng kanyang pangalan at apelyedo.
So, pangalan niya at apelyido ni Target at pagkatapos nito ay ilagay mo lamang ito dito sa gitna ng heart. So, ilagay mo lamang dito sa gitna ng heart na kung saan nandito din sa loob ng heart yung pangalan at apelyido ni Target. So, ayon, kapag nailagay mo na dito, ay ibalot mo lamang itong dahon ng laurel na ito dito. So, ganyanin mo na lamang. So, ngayon, kapag ganito na, hilingin mo dito na sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dahon ng laurel na ito, ay ang taong ginawan ko dito si pangalan at apelyido ay sambit. Ako lang ang puputangi mong mamahalin at wala ka nang mamahalin pang iba kundi ako lamang. Wala kang ibang magugustuhan, ako lamang at walang pinakamaganda o pinakagwapo para sa iyong paningin kundi ako lamang. At mamahalin mo ako higit pa sa iyong sarili. Hindi mo kakayanin kung mawala ako sa buhay mo. Yung tipong kahilingan na galing sa inyong puso. Kahilingan na magaan sa inyong pakiramdam. Kahilingan na maganda ang intensyon at wala kayong galit kay Target. So, hilingin ninyo kahit ano pa ang inyong hilingin, basta ikakabuti lamang ito sa inyong relasyon, ay wala pong problema. Huwag lang humiling na ito ang dahilan na masira ang inyong relasyon. Dapat po ay positive at ikakabuti lamang ito sa inyong relasyon dalawa. At pagkatapos nito, ang gagawin mo, ilagay mo ito sa ilalim ng inyong unan o sa loob ng inyong punta. Hayaan ninyo ito doon ng 7 araw, ang dahon na ito at ang papel na ito. Hayaan mo at pagkalipas ng 7 araw, kunin mo ito at sunugin ang papel at ang dahon ng laurel na magkasabay. Habang sinusunog mo ito, paulit-ulit kang humiling na ikaw lang ang bukod tanging mamahalin ng inyong partner. So, gawin ito sa araw ng Tuesday or Friday. Pili ka lamang sa oras. Ang importante po, ito ay Tuesday or Friday lamang. And pwede sa ibang araw kung ito ay may sinag ng buwan, ang importante ay positive ka lang at magaan sa iyong puso at napakiramdaman mo na gustong-gusto mo itong gawin sa araw na ito. So, ayon, laging katandaan ng ating mga ginagawang ritual, huwag na huwag po natin ito laging mamadaliin ang mabilisang talab. Basta't importante ay may tiwala ka, naniniwala ka, gagana ito sa iyo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us.